Sentro ng kontrobersiya ngayon ang Philippine Science High School. May mga nagpakalat kasi ng mga private photos ng ilang estudyante. At ang mga sinasabing sa larin, papayagan daw gumraduate. Shaila Garde stands for truth. I started crying. Which elevated to screaming, "Board of Trustees!" Running to the kitchen drawer and taking out a big knife. Ngayon ay lumalaban! Dito sa grandstand ng Philippine Science High School, nag-rally ang PSI community tungkol sa desisyon ng Board of Trustees na ipag-graduate ang group of male students na nagpakalat ng inappropriate photos and videos ng kanilang mga female schoolmates. Inorganize ito ng Bottled Up, a movement composed of the victimized students, their family and friends, and other supporters. So gusto namin yung suporta sila at galit kami na nangyayari ito sa loob ng PSI. There's also a part of the PSI culture that likes to keep things under the rug. It's wrong to just keep it bottled up. After kami nag-break, doon niya kinalat yung mga pictures ko. So I was shocked po. Yung mga pictures na nakasama sa case na nahanap nila, they were taken without my consent. When the case was just new, medyo natakot po ako. That feeling na when I walk in the hall, I don't know who has seen me, that I don't know who I should trust. Kailangan ko maging good example na kaya natin to. Hindi natin pwedeng ipakita yung sensitive material on cam, pero based sa investigations and sa interviews ko, merong grupo na may database ng inappropriate photos and videos. And para magka-access ka dito, kailangan mong mag-contribute. So what others have done for the past 3 years or maybe more, kukuha sila ng photo or video ng girlfriend or ex, yung iba naman, best friend nila na babae, without their knowledge and without their consent, at yun yung ginagamit nilang parang pass para makapasok sa grupo na to. They did not consent for the boys to spread this. Sa gravity ng case, so ang appreciation ng MANCOM is level 3. The difference is that sa MANCOM, we saw it as multiple counts of level 3. And then doon sa BOT, they saw it as just one count of level 3. After months of investigation, nirekomenda ng MANCOM na hindi nga ipag-graduate ang 6 na male students na napatunayang sangkot sa kaso. Pero nang i-elevate ito sa Board of Trustees, ipinasya nilang babaan ang sanction at kagraduate pa rin sila. Ang parusa, 30 days community service at written apology. Hindi kayang linisin ang pagyurak sa imahe ng babae, ang community service lang. Ayon kay Anna, only 7 of the 13 members of the BOT were present during their deliberation. The decision was split 4-3 in favor of letting the boys graduate. Pero kung tutuusin, 4 out of 13 is not the majority decision. Senator Bam Aquino, who has a seat on the board, has stated that the matter is now up for reconsideration at susuportahan daw niya ang rekomendasyon ng Discipline and Management Committees na hindi ipag-graduate ang nasabing students. Ano man ang maging final outcome ng appeal na ito, this case has become part of the conversation on the importance of consent and respect, especially among the youth na magiging future leaders ng ating bansa.